ngayon, hindi na ako nakatira sa Ilan ng Tulay kasi nakabili na ako ng bahay. Sa puntong ito, makakasama natin ang Iponario of the Week, ang sinasabing dating binogbog. Ngayon, dinudumog! Ay, nako, siya po ang may-ari ng viral na Diwata Pares Overload. Na walang iba kundi si Deo Balbuena! Sir, maraming salamat dahil na-invite niyo ko sa inyong programa. Dati napapanood ko lang kayo. Ngayon, kasama na kita. Maraming salamat po sa lahat ng viewers na nanonood dyan. Ching positive lang po tayo. Oo naman. Oy, mga kapatid, ha? Hindi ito, ano, programa ni Tulpo. Baka akala nyo, natulpo na to si, ano, si Deo. Grabe naman. Oo, ikwento mo naman ang iyong buhay. Dati, di ba, siguro naman napanood yung viral videos ko noon sa news. Sa ilalim lang ako ng tulay, nakatira. Tapos ngayon, naging negosyante na ako. Nag-umpisa muna tayo sa maliit, sa sigarilyo candies lang, hanggang nag-ipon, tapos kainan. Hanggang sa naging Pares na po ngayon. Diwata Pares Overload na. Kilalang-kilala na siya. Magbalik-tanaw lang tayo. Siyempre, nakilala ka nung ano eh, na news ka eh. Yes, ano po. Ba yung kwento naman dun? Ayun pa yung talagang down na down pa ako noon. Nasa ilalim nga ako ng tuloy nakatira. Tapos, ang source of income namin noon is nangangalakal talaga kami. Meron akong friend na mga construction. Encourage ako nila na bakit hindi ko subukan mag-construction. Which kaya ko naman. So, sinubukan ko. So, nag-construction ako. Matagal din, siguro mga 5 years. Nag-pandemic noon, di ba? Na-stop lahat ng trabaho namin kasi nga dahil sa pandemic. So, doon ako nag-start mag-negosyo. Doon ko na umpisa yung magtinda-tinda. Sinubukan ko magtinda muna ng mga sigarilyo, kape, mga merienda, mga ganon. Mayroon akong friend na magaling magluto, nagsuggest sa akin, bakit hindi natin lagyan ng pagkain kung may pira ka naman pambiling kaldero, mga ganyan. Tapos pambili ng mga lulutuin para magkantin tayo. Siya nang bahala magluto, ako yung namuhunan. Doon ko natutunan yung pagninegosyo. Nag-start ako doon magnegosyo. Ano yung mga hindi mo makalimutan nung ikaw ay lumalaki sa hirap? Yung alam mo yung mahirap ka na tapos lahat pa ng discrimination nasa sayo pa. So ang hirap nung tanggapin para sa akin. Pero doon ko rin nasubukan, natutunan talaga na maging matatag na lumaban sa buhay at tumayo sa sariling paa. As sa ilalim ng tulay kayo nakatira? As in, sa ilalim talaga kami ng tulay nakatira. Maipis yun, di ba? Sa kamadaga? Meron, nasanay na din kami. Nasanay na din ako. Ano, may alaga ka bang ipis o daga? Marami. Naalaga, nung una muna nahirapan ako silang kasama, pero nung tumagal na yun, naging alaga ko na sila. Ay, napo, nakakatawa. Naging magkaibigan na kami. Saan lugar yun? Anong lugar yun? Sa Pasay po. Ah, Pasay din? Po, Pasay din. So, laking Pasay ka? Oo, halos dyan na din ako ano, lumaki. Nung nag-umpisa ka, di ba, nagbebenta ka ng mga yosi, di ba? Nag-iipon ka ba? Nag-iipon ako. Ang kagandahan naman doon kasi nag-iipon ako. Habang kumikita ako, nag-iipon ako. Paano mo ang diskarte sa pag-iipon? For example, kumita ako ng 200, 300, or 500, tinatabi ko yon. Susunod na ipamili kung maubos yung ano, paninda ko. At saka, kung halimbawa, meron akong gustong bilihin, gusto kong bumili ng bike, so meron ako pambili, mga ganun. Ako kasi ang mindset ko, pag meron ako isang bagay na gustong bilihin, gagawa ako ng paraan talaga pag-iipon ko siya para mabili ko siya. Ganun ako eh. Oh, pero may mga iba kasi ang ginagawa, inuutang muna. Di ba? Inuutang tapos huhulugan. Hindi ako nakapag-try na nangutang muna ng puhunan bago hulugan kasi nga wala nagpapautang sa akin. Kasi siyempre, o diba, kasi diba, ang tao kasi ngayon ganito yan eh, yung real talk tayo, no? Oo. Pag nakita kasi nila na alam nilang wala kang pangbayad, oo, hindi kanila bibigyan ng pagkakataon para pautangin kanila. Yun naman talagang totoo. Ay, diba, yung mga time na yun, down na down ako sa buhay. Sino ba namang tao yung magpapautang sa akin, diba? Wala talaga. Kasi nasubukan ko rin, wala nagpautang, kahit mga friendship. Ang kaganda lang sa akin siguro, kasi hindi ako nag-start doon sa utang. Talagang pinaghirapan ko talaga, pinag-ipunan ko. So, nung binilang mo yung ipon mo, yung pinakamalaking ipon, magkano yung naipon mo? Yung unang ipon ko, yun nga, nakabili ako ng kaldero, nakabili ako ng cart, gamit sa pagpapares. Siguro mga 20 to 30,000 mga ganyan. Wow, galing. Yung cart pa lang, wala pa pong ano yun eh, wala pang mga kaldero. Cart pa lang with motor, nag-earns na sana sa 20,000 plus. Okay. Tapos kaldero, kasi malalaking kaldero yan eh, nasa 3-5 ganyan. Oo. Plus yung mga sandok, mga mangkok. Oo. So mga gagastos ka rin siguro, pag mga second-hand lang, mga 50K. Doon ako kumuha ng ano, ng pinangpuhunan ko, doon ako nag-ipon. Ilan ang bumibili nung umpisa? Nung umpisa pa lang talaga, hindi pa gaano kalakas. Oo nga. Tapos, lalo na doon sa lugar namin, Sir Chinky, kasi marami kami magpaparis. Puro kami pare-paras ng tinda, beef paris, tapos mami, ganyan. Ganun lang naman kasi. Pare-pareho kayo. Parang ang customer is hati-hati at saka nagsasawa na rin. Tingin ko lang ha, sabi ko ano kaya, nag-isip ako, ano kayang ititinda ko, nakakaiba dito sa mga nagtitinda, para maiba naman.
Tama. Na, di ba? Oo. So, inaisip ko yung Paris Overlord, yung Litson Kawalik, si Charon Bulaklak, ginawa kong Paris, saka pinangalanan ko siyang Overlord, pinackage ko din siya sa isang soft drinks for 100 pesos. Ayun po, dito po nakilala yung Diwata Paris Overlord. Maraming nagbebenta pare-pareho, parang tindahan sari-sari store, pare-pareho lang yan eh. Yes po, opo. Ang ginawa mo na hindi mo namalayan, yung tinatawag nating USP. Alam mo yung USP? Hindi nga po. Ang ibig sabihin niyan, Deo, is this unique selling proposition. Ayan, opo. Na ikaw lang ang nakaisip, 'di ba? Ikaw lang yung naiba ka talaga. Nung ginawa mo yung 100 pesos na Overlord Pares, so paano naman yung progreso? Ilan ng taong bumibili sa isang araw tapos yung paramin? Ayan, nung una muna, 'di ba, sabi ko nga, pag umpisa pa lang talaga, hindi pa kilala, tapos konti pa lang din talaga muna kasi sa akin lang naman mabumalik lang kagad yung puhunan. Okay na yan sa akin, tuloy-tuloy yung laban basta laging bumabalik yung puhunan tapos ma-shoulder ko lahat ng expenses ko. So tuloy-tuloy lang kahit na tumabla na lang or kumita ako ng kahit 1,000 pesos lang, okay lang yun basta tuloy-tuloy. Grabe lang. Naman. Hanggang sa ito pa, hanggang sa dumami yung customer ko kasi nga siguro worth it naman sa 100 pesos yung mga ibang kumakain, nagre-recommend sa mga kakilala nila. Hanggang sa dumami ng dumami, mayroon pang nag-vlog, nakilala pa ako lalo na ngayon. So ngayon, sobrang dami na po ng customer ko, kaya nagpapasalamat po ako. Pinos ko din talaga na nilagyan ko yung pangalan, hango doon sa pangalan ko dati na Diwata Paris Overlord para at least madali nila akong matandaan. Kaya naging Diwata Paris Overlord galing, siya. Ang galing so, mo. Yun. So ngayon, ang next, paano naging progreso? Diba yung pag-unlad? Pag-unlad, oo, diba? Paano ka nakakaramdam na? Ano yung unang binili mo nung kumikita kita na? Ayan, unang binili ko, di ba, motor, tapos sinunod ko syempre yung bahay. Ah, motor muna? Motor muna, tapos... Ano, binayaran mo ng cash? Yes, bumili ako ng cash. Oo. Kasi pangarap ko talaga yung motor talaga noon pa. Kasi naiging motor ko dati is mga second hand lang na mga... Maganda, nagagamit pa naman, pero may pangarap akong motor talaga na pinag-ipunan ko yung Aerox. Pangarap ko talaga yan. Wow. So, binili yun unang binili ko nung kumikita na ako. Oo. Pagkatapos, ang motor... Tapos, nag-ipon ako, bumili ako ng bahay talaga. Bahay na... Rides lang siya pero okay naman kasi malaki tapos may tindahan, nandun si mother ngayon sa bahay ko. So okay na yun kasi at least masip kami doon saka... So wala ka na ba bayarang upa? Wala na. Wala na ka mabayaran ng upa. Hindi ka natitira sa ilalim ng tulay? Hindi na siguro. Bininta ko na yung tulay. Ngayon din na po ako may-ari ng tulay ay iba na. Tapos ano, next na... Ano ko na binili ko sa sakya naman. Second hand lang siya pero okay. At least... Nagagamit ko siya kasi malayo kasi yung bahay ko sa Pasay, Quezon City yung bahay ko. Ha? Tapos minsan, pagod na rin ako. Oo. Pag umuwi ako, diba, maghapon ako sa trabaho doon sa tindahan ko. Hindi ko na kayang umuwi. Tapos dati kasi natutulog lang ako sa gilid ng tindahan ko pag hindi ko na kaya yung katawan ko. Pagod na ako. Pero so, at least ngayon sasakyan. Hindi ako safe. Kaya bumili ako ng sasakyan para service ko na din at the same time. Pag natulog ako, masecure ako na. Walang mamawala na gamit kahit sa gilid lang ako ng kalsada, ganyan. Ano pa ang pangarap ng isang diwata? Ayan, ang pangarap ko pa, pagkaroon ako ng maraming branch ng aking Diwata Paris Overlord. For example, mayroon ako sa Quezon City. Yung matagal Quezon City, hindi na pupunta ng Pasay. Tama. Para kumain. Yun ang mga plano ko ngayon. Sana nga na ibigay sa akin ni Lord. Eh, sinuhingan mo ng tulong para matulungan ka para magano? Ayan, kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng tulong sa'yo. Alam ko naman matulungin ka pagdating sa mga business, sir. Oo naman. Tutulungan kita. Hindi, alam mo, sobra akong proud sa'yo. De, maraming salamat. Sobra akong proud sa'yo. O ano naman ginagawa mo ngayon, 'di ba? Siyempre ngayon kumikita ka kahit konti. Kasi pinakita mo nga sa akin kahit malakas ang benta, hindi naman kita lahat 'yun eh, 'di ba? May puhunan 'yun. So ano ginagawa mo na ngayon sa pera? So ang plano ko talaga ngayon nag-iipon ako para actually may pang-upa naman ako, siguro kaya ko namang upahan pag may makita akong pwesto na pwedeng upahan ko. So yun, tapos magtatayo ako ng Diwata Paris Overlord nga. So yun ang pinaplano ko talaga ngayon. Habang pag kumikita ako, palimbawa may kumita ako ng 5,000, 1,000, iniipon ko talaga para doon. Galing. So yun ang mindset ko ngayon. May napanood din ako eh, 'di ba? Lately na may tinurungan kasi ano yung multo. Ay, si Utlom, opo. Oo, sige, kwento mo naman ano nangyari. Kasi ako sa Church Inky, yung mga ganyang kasing sitwasyon ng pamumuhay ng tao, medyo magaan yung loob ko kasi nga nanggaling ako diyan. So sabi ko, hanggat may chance sana, kung kaya kong tumulong ng isang tao, bakit hindi? Lalo na pag LGBT member, kasi LGBT member po ako. So yung kay Utlom po, inupiran ko siya na magtrabaho sa akin. Tapos sabi ko, kilala ka naman sa social media, so pwede ka rin mag-vlog. Bibilihan kita ng cellphone. Bukod sa may cellphone ka na magtatrabaho ka pa, may sahod ka sa akin. Tama. So magandang opportunity. Kasi sabi ko, masarap pa rin kumita ng pera pag pinaghihirapan natin sa sarili nating sikap. So yun, so sinupad ko, binihan ko siya ng cellphone. Oh. Para lang din doon sa mga nagtatanong kung anong nangyari kay Utlom. So binihan ko siya ng cellphone, tapos after sa Pasay Mall kami bumili. After nang binilihan, hinatid ko na siya, papunta na sana na kami sa tindahan ko kasi mag-umpisa na nga kami. Sabi niya,
Uwi daw muna siya doon sa bahay nila, may kukunin lang siya, tapos pupunta na lang siya doon sa babalik. Tindahan. Oo. So Buendia, nakasasakyan kami, dala ko sa sasakyan ko, papunta sa tindahan, nagpababa sa Buendia, hindi na siya bumalik, hindi siya nag-duty sa akin. So yun po yung update kay Otlom. In other words, nabudol ka. Hindi. Minulto ako ni Otlom. Char. Ginos ka. Hindi kasi ako naman, Sir Chinky, di ba sinabi ko na hanggat kaya kong tumulong, kung kaya ko naman. Wala na kasi tayo magagawa kung yung taong gustong tulungan natin, ayaw tulungan yung sarili nila. Kung anong gusto nila gawin sa buhay nila, wala na po tayo magagawa doon. Kasi ako naman yung part na gusto ko sana makatulong. So ginawa ko naman, kaya lang sila yung ano. Alam mo, ito lang, Leo, habang pinapanood kita at habang nagsalita ka, nakikita ko yung ano, kabutihan ng iyong pusa. Sabi nga, naniniwala kasi ako, pag nag-share ka ng blessings, mas maraming blessings na babalik sa'yo. So naniniwala ako doon. Kung may chance naman tayo na para makaunahon sa kahirapan, bakit hindi natin gawin? Palakpakan naman natin si ano? Ngayon, ilan na empleyado mo? Ano? Kasi kung nasa 30. 30? Magkano pa sweldo ngayon? Na 600. Wow, ah, talagang minimum ka. Talagang ano, extra. Kasi mahirap din naman din talaga yung ginagawa namin. Halos, di ba, magdamag. Pero ano, dalawang shifting ako. So, 15-15 yun. 12 hours. So, ngayon, kung mabigyan ka ng pagkakataon na lumago patuloy-tuloy ang iyong negosyo, anong gusto mong, anong pangarap? May mga pamangkin akong na-stop sa pag-aaral kasi dahil sa financial problem. Kung magkakapira ako, pagtutuloy ko yung pag-aaral nila. So, kung papalarin po tayo, yun po yung mga pangarap ko talaga sa buhay. So, ngayon, ang tanong ko sa iyo ngayon, Deo, meron ka na bang ano, emergency fund? Meron naman na. Oh. Ay, ano yun? Emergency fund. Sumagot, pero di alam kung ano, meron daw siya. Hindi, ito paliwanag ko. Okay lang ba? Nabigyan kita ng konting... Sige, kasi hindi ko talaga alam. Sinagot ko lang ng yes, pero hindi ko naintindihan halos. Sige. Ang ibig sabihin ng emergency fund, yung buwan na nagastusin mo sa bahay. Kunyari, halimbawa lang, let's say 20,000. Sikapin mo na makaipon ka ng at least 3 buwan hanggang 6 na buwan na 20,000. So mga ano yan, 60 to 120,000 yun. Bakit? Wag naman sana, let's say humina or let's say may nangyari, meron kang itatawid na 3 buwan hanggang 6 na buwan na hindi ka mai-stress, hindi mo kailangan mangutang. Yan ang unang kailangan mong gawin. Kahit na linagay mo sa negosyo mo lahat yan, eh kung wala ka nun. Wala ka nun. Walang pambayad sa kuryente, tubig. Oo. Diba? That's number one. Yes. Number two, pag mayroon ka ng pera, pag na-secure na natin yun, ang next na gagawin mo, yung pag-expand ng business. Yes. Huwag mo nang bibili ng kahit ano. Okay na yung nabili mong sasakyan, okay na yung motor. Lahat ng gusto mong i-ano, dapat ibalik muna sa negosyo. Correct. Pag kumikita na ulit yung negosyo, yun na. Doon ka nang ika nga magpaka-LL. O meron ka ba itatanong sa akin? Ako lang naman, ano, parang kumuha lang din ako ng idea. Di ba kasi kilala po kayo sa larangan ng pagbibusiness. Paano, nagtuturo ka ng paano magbusiness. So, maraming salamat kasi... At least may mga natutunan ako sa iyo ngayong araw na ito na i-apply ko sa sarili ko future. Hindi, alam. At saka gusto kitang gabayan. Maraming salamat po, Sir Chinky. Alam mo, sa buhay, minsan lang tayo mabigyan ng ganitong klaseng pagkakataon. Yes, totoo po yan. Kailangan talaga bigyan natin ng halaga. Yung binigay sa atin ni God na blessings or opportunity. Pinangarap mo ba ito? Hindi po. Hindi po ako nangarap na balang araw ay magiging negosyante ako. Pero ang galing mo eh. Ang galing mong mag-market eh. Yes, opo. Oo. Saan mo nakukuha yung ganung galing? Experience na lang. At saka ang iniisip ko kasi nakikita ko na lang din sa iba parang bakit hindi ko kaya din subukan? Tapos yun nga, ang pinakaano talaga habang kumikita, mag-ipon. Mahirap kapag nag-start ka talaga, lalo na kung baguhan ka lang, iuutang mo kasi nga, hindi ka pa sure kung kikita ka o hindi. So parang sugal kasi yan, win or lose ka doon. Tama. Pwedeng matalo ka. Paano mo bayaran yung utang mo kung talo ka sa negosyo, di ba? Habulin ka. Kasi ano, mahirap mangutang talaga tapos hindi ka pa sure sa pangbayad mo kung saan mo kukunin. Umabot ba sa punto ng buhay mo na nangungutang ka, talagang hiniya ka at wala talagang tumulong sa'yo? Yes, parang pangalawang attempt ko na tong business ko ngayon, Sir Chinky. Kasi nung 2019 pa lang, yung sa Quezon City ko na brands noon, hindi pa Diwata Paris Overlord, yung Paris pala na pangkaraniwan, mahina. So dumating sa point na nalugi ako doon. Tapos ito ngayon, bumalik ulit ako sa pagtitinda, naging Diwata Paris Overlord na. Okay naman, nalugi ako doon. Parang ito ngayon, medyo umano siya, gumanda yung takbo ng business ko. Ilang taon na si Diwata? 42. May jowa na? Wala pa, kasi mahigpit yung mother ko pagdating sa mga lalaki. Oo, huwag ka muna mag-jowa ngayon. Oo, alam mo naman eh, career muna. Madali naman ang jowa pag marami ka ng pera, kaya ngayong career muna. Hahamunin kita sa ano, ipon challenge. Alam mo na ba itong ipon cards na ito? Hindi pa. Ah, hindi pa. Oh, dito. Pipili ka ng isang card. Yan, piliin mo. Yan,
Basahin mo. Feeling galante challenge. Galante ka ba today? Kung ano ang maghulog ng 500 sa ipon box? Kung hindi naman, maghulog lang ng 100. Kanyari, itong ipon cards, yun ang tuturo sa'yo at gagabay sa'yo kung ano iiponin mo. Sa araw na ito, magkano iiponin mo? 500. 500. Oo, di ba? O, meron pa isang card sa likod. Basahin mo yung card sa likod. Of your salary or allowance challenge. Kunin ang 1% ng iyong monthly salary or allowance. Yun ang amount na dapat mong ihulog sa iyong ipon box. 20,000. 1% noon, magkano? 200 pesos. Ah, di ba? Nag-gets mo? Opo. Ayan, bibigay ko to sa'yo, itong ipon cards na ito. Sige. Ah, palakpakan nyo naman, Direk. Oo. Ayan, maraming salamat dito, Sir Chintikam. At plus may mga guide ako sa akin kanya. Oo naman. Ay, si Diwata pala. Ito yung last question ko. Ay, si Diwata ba nakapag-aral? Ay, hindi po. Para po sa ano, nakakaalam. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po ako nakapag-aral. Ha? Huh? Undergrad po ako ng elementary. Ah, hindi ka nakatapos ng elementary. As in, hindi po. Pero ang galing, ha? Galing-galing talaga. Nakaka-proud. Oo. Ay, ito na lang. Huling ano na lang. Huling payo na lang sa mga taong nawawalan ng pag-asa na... Ayan, sa mga taong nawawalan ng pag-asa, wag, tulad nga na sinasabi ko palagi, huwag kayong susuko sa mga pagsubok sa buhay. Ituloy nyo lang ang laban. For example, gusto nyo magnegosyo, upisan nyo na kaagad. Hindi kasi pwede mangarap ka lang na nakatingin ka lang sa task. Kailangan gawin nyo kaagad ng action para matupad na yung mga pangarap ko. So, yun lang. Pag nangarap kayo with action. Wow!